Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahangga ngayon, ngunit nananalig kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang laki ng pagpupuri ni Pedro sa Diyos Ama na dahil sa awa niya isinilang sila sa isang bagong buhay sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang bawat Kristiyano ay born again, isinilang mula sa bagong buhay. Dahil sa bagong buhay na ito, makakamta natin ang kayamanan na hindi masisira, na hindi kukupas doon sa langit. Iingatan tayo ng Diyos na marating natin yung nakalaan para sa atin. Habang inaantay natin ang panahon yon, naging maingat tayo kahit na tayo ay nagdaranas ng pagsubok. Kung ang ginto mismo ay dumadaan sa apoy upang dalisayin, tayo pa kaya? Tayo rin ay dumadaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tayo ay tapat. Kahit na hindi na natin nakita si Jesus, naniniwala pa rin tayo sa Kanya. Mapalad tayo. Itong sinabi mismo ni Jesus noong pinakita niya kay Tomas ang kanyang sugat at pinahipo sa kanya ang kanyang tagiliran. Naniniwala si Tomas at lumuhod at sinamba si Jesus na ang wika, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka kasi nakita mo? Mapalad ang hindi nakakakita pero naniniwala sa akin. Tayo yon. Hindi natin nakita si Jesus pero tinatanggap natin siya at naniniwala tayo sa kanya. Hindi tayo naniniwala sa kasabihang to see is to believe. Ang tunay na paniniwala ay hindi nakabatay sa ating nakikita o nararanasan.
Naniniwala tayo dahil sa ang ating paniniwalaan ay karapat-dapat na paniwalaan. Yan ang tunay na pananampalataya. Naniniwala tayo na may gantimpalang walang hanggan. Hindi pa natin ito nakikita, pero alam natin na ito ay totoo. Kaya ngayon pa lang ay nabubuhay na tayo sa paraan upang mapasa atin ang gantimpala. Umiiwas tayo sa mga gawain na nagdadala ng parusa. Gumagawa tayo ng kabutihan upang mapasa atin ang gantimpala. Hindi tayo naniniwala kasi nakikita na natin ang premyo. Naniniwala tayo kasi Jesus na nagsabi nito ay kapani-paniwala. Kaya tinataya na natin ang ating buhay ayon sa kanyang salita. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming itaya ang aming sarili ngayon sa mga bagay na aming sinasampalatayanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.